Ang bigay natin ang simpo. Ang biyaya ng Panginoon ay sumati lahat sa pangalan ni Kristo na ating tagapagligtas. Magandang mga po, mga kapatid. Amen? Ito po yung paraan kung paano tayo magpasok sa landas ng kalusugan, kayamanan, karunungan. KKK. I'd like to speak on the subject, the pathway to health, wealth, and wisdom. Una sa lahat, nakapalog dito sa tatlong bagay na ito, ang pangako ng ating Ama sa Langit. Kung meron kayong kahilingan sa buhay, listen church, ano yung gusto niyo mangyari sa inyong buhay? Sabihin niyo lang sa Panginoon, and I tell you, God is more than willing to give it to you. Buksan niyo Bible, 2 Chronicles 1, verse 7. 2 Chronicles 1, verse 7. God is telling you, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Amen? Ano yung bagay na gusto mong mapa sa iyo? What is the very thing na gusto mong makamtan? And God is telling you, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Si Solomon, he could have asked anything like health, wealth, at taray pang iba. For example, he could have asked power, laban sa kanyang mga kaaway. Pero alam nyo, sinabi niya sa Panginoong Diyos, sa verse 10, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan. Church, kailangan natin lahat ang karunungan. Sabi niya, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas, pumasok sa harap ng bayan ito, pagkat sino makahahatag dito sa iyong bayan na totoong malaki. And he was telling God, I need wisdom. I need the power of wisdom para pangunan ang bayan mo. And, mga kapatid, it took humility to make that request. And God said, na hindi lang siya binigyan ng karunungan ng Diyos, hindi lang siya tinugod sa kanyang panalangin, hindi lang binigyan ng Diyos ang hangat ng kanyang puso, binigyan pa siya ng Diyos ng sandamukal na yaman at kapangyarihan. You know why? Hindi man binibigay, hindi man niya hiningi sa Diyos. What he was asking was the essential. And what makes wisdom so precious? Para kay Solomon, bakit yun ang hiningi niya? Dalaran niya yung karunungan galing sa Diyos. Pag meron kayong karunungan galing sa Diyos, you will be able to gain wealth and health. Amen? And so God blessed him. Si Solomon nag-offer sa atin ng mga sentang karunungan sa kanyang aklat. If you want his wisdom, kung gusto niyo ng payo mula sa pinakamatalino ng tao, basahin niyo ang Biblia niyo, yung aklat ng kawikan. I mean, read the book of Proverbs. The whole book of Proverbs and Ecclesiastes ay aklat na isinulat ng pinakamatalino ng tao, and we need God's wisdom. Amen? Libon lang kung ayaw natin ng karunungan. Iba kasi kinakarir ang pagiging mandarumbong. Kinakarir ang pagiging makitid ang pag-iisip. But if you are willing to have that wisdom from above, read the book of Proverbs, Ecclesiastes, and the whole Bible. So, humingi siya ng kailangan niya. At alam niya, ito'y galing sa Diyos. At lahat tayo, mga kapatid, alam natin. All of us treasure that which is passed down mula sa langit, binigay sa mga magulang at binibigyan natin sa ating mga anak. Tayo mga nakaalam ng konting bagay na mabuti, gusto natin itawid sa ating mga anak. And Solomon sa Proverbs 2, verse 1, ang wika niya, anak ko, kung tatanggapin ang aking salita, tataglayin mo ang aking mga utos. Sabi ng mga magulang, we spend much of our time trying to find ways kung paano natin may ilalagay sa ating mga anak ang karunungan. Wala ditong matinong magulang na maghahangad na ang anak mo maging barumbado paglaki. Amen? Maging pasurero, maging lasinggero. Walang matinong magulang naghahangad na ganun. Kundi lahat tayo, kahit magsasaka, kahit mahirap, we want our kids to excel. Umunlad, umasenso, gumanda buhay. May mga magulang naman kinakarir at mga anak ginagamit sa cybercrime, ginagamit sa kalaswaan, ginagamit maging sa mga pedophilia, ginagamit sa maging courier ng drugs. O tulong tayo ng Diyos. The pathway to health, wealth, and wisdom is the promise of the Father. Pangalawa,
wisdom, he didn't describe it to Solomon. We are like in a classroom sa Holy Spirit. Siya ang ating teacher at sa Bible, ang Holy Spirit po tinawag na Spirit of Wisdom. Ang Bible po tinawag ang Holy Spirit na Spirit ng karunungan, hindi lang ng kaalaman. Magkaiba po yung knowledge and wisdom. Knowledge can be obtained without the Spirit. But wisdom has only one source. Wisdom has only one teacher. At ang teacher niya ang Holy Spirit. Ang karunungan po ay mabuti, ang kaalaman rather, knowledge is a good thing. Kailangan natin lahat ng kaalaman. Amen? Kailangan natin matuto. Necessity, asset, ang matuto ka ng maraming bagay. Pero yung kaalaman, natututunan. While wisdom is given, ibinibigay ng Holy Spirit. Yung knowledge is the product of studying. But wisdom is the product of meditation. Ipinapanalangin, inilunod sa Diyos, Panginoong Diyos, yung aking kaalaman, maiapply ko sa aking buhay, and that is the way God is giving you wisdom. So pagka meron kayong karunungan mula sa Diyos, yung natutunan nyo, maiapply nyo ng tama, may pamumuhay. To bring knowledge to light. So Old Testament, ang wisdom ay may kahalintulad na salita, skill, or kasanayan. Pagka may karunungan, para kung may kasanayan, meron kang kakayahan. You have the skill to build something that would please Him. Meron kang kakayahan na gumanang bagay na nakakaluwa natin sa Diyos. Kaya nga yung buhay na may karunungan ay tulad ng buhay na may kasanayan. Kayo mga magsasaka, mga driver, mga educator, mga BPO personnel, meron kayong kanikanyang kasanayan at nagtatransmission ng trabaho because you have that skill. And that is like having wisdom na yung kakayanin nyo na i-apply nyo sa inyong trabaho. Kaya tumatag kayo. And you make the most of your life becoming like an artist, painter, nagpe-paint sa canvas, and you're painting a good paint picture. Then meron kayong galing. Meron kayong kasanayan sa isang bagay. Pag hindi ka sanay sa isang bagay, huwag mo ipilit. Mapapahama. Para kayo sa mamagaling na mag-drive, hindi kayo mamarunong. Ibiabang gamo lang, sisirayin mo lang sa sasakyan. Katuloy sa babae, nagpipilit siya mag-drive. Pinayagi siya ng asawa niya. O kung saan, yan ang nangyari. Sabi ng asawa niya babae, masasaka na ani, ang kotse ay nabaha. Ha? Tumukulan mo lang. Eh hindi, ando sa swimming pool, yung kotse. Nabaha nga ito yung swimming pool. Meaning you have a head full of knowledge, hindi na ang ganit kayo may karunungan na. So pag ikay may kaalaman, at yung kaalaman mo ay sinabi ng Panginoon Diyos, help me to apply, God will give you wisdom. Pangatlong bagay, the presence of the Savior. On the way to good health, wealth, and wisdom, kailangan mo ang presensya ng Spirit ng tagapagligtas. 1 Corinthians chapter 1, verse 20. 1 Corinthians 1:20. Sa naroon ng marunong, sa naroon ng mapagmatuwid sa mundo ito. Di ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng mundo? Yung mga galing ng mundo, ang tingin niya kamangmangan lamang yan para wala silang magpumari. Sapagat yabang sa karunungan ng Diyos, hindi nakikilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinulugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisakultaya sa pamamagitan ng kamangmangan. The wisdom of the world walang silbi sa Diyos. Binabaliw na nila ang karunungan ng Diyos. Ngunit tayo mga mananampalataya, mga Kristiyano, God is pleased with us dahil tayo ay iniligtas ng kamangmangan ng mundo. Ng kamangmangan para sa kanila. Because of the preaching of the gospel, sa pangalan ng Ebanghelyo na ikiniligtas natin, sila na hindi Kristiyano, binabaliw na nila yung bagay ng Diyos. So in effect, ayaw ng Diyos nang bumabaliw na sa Kanya. Yung nagbago na ating buhay, binabaliwala nila. Yung nagpakinan na ating pagkatao, pinagtatawanan nila. So, para sa kanila, the preaching of the gospel is foolishness. Pero para sa Diyos, tayo mga Kristiyano, napatino tayo ng Ebanghelyo. Amen? It means that God is too wise to let us know about Him through His wisdom. Inirinitin niya ang kanyang sarili sa ating mga sarili through His Son Jesus Christ. Verse 22, tinimus namin. Ang Udyo, tinanong
ng siya. No? Humingi sila ng tanda. Ang mga Griyego, nag-aarap ng marunungan. They wanted a God na ginawa nila sa kanilang isipan. They wanted to have the God na binuo ng kanilang isipan. Binuo ng kanilang sariling pagkatao. Ano sabi ni Paul? Verse 23, kinagoslabi. 1 Corinthians 1.23. Ang aming pinangaral ng kanya ay si Kristo na napako sa krus, na sa Udyo ay katitisuran, sa interi ka ng mga ngunit sa kanila na matinawag dahil si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. So mga kapatid, para tayo matuto sa landas ng kalusugan, landas ng kayamanan, landas ng karunungan, Christ turns the wisdom of others upside down at yung karunungan niya ay binibigay sa atin. Para sa lahat, God is offering you His wisdom. At yung karunungan niya, pwede buwaso sa ating mga puso. Pwede kontrol natin kaisipan. And it shows us what truly, what wise truly means. Ang tao may karunungan, iba ugali, iba pag-iisip, iba ang pananaw, walang kahambugan. Pangapat na bagay, nakapaloob sa ating landasin tungkol sa tatlong K, ang pagsusumikasi ng kasulatan, pagbabasa, pag-aaral, the pursuit of the scriptures. Balik tayo sa Proverbs 2 verse 1. Sabi ng Bible, Proverbs 2:1, kung iyong tatanggapin ang aking salita, if you will just receive, accept, if you will just believe yung Bible, hindi nga tayo pwedeng pwersen ng Diyos. Hindi tayo pwedeng pilitin ng mga at isaksak sa bunganga natin ang Ebanghelyo ng Diyos. The Word of God is there for the taking. Amen? Ang Biblia, hindi ko pwedeng ipilit sa inyo. Kailangan lamang basahin ninyo. Kunin niyo ang Bible. Basahin, ipamuhay. Kailangan tanggapin natin. Liban sa Biblia, wala na kayong aasahan ang karunungan. Walang karunungan sa ibang aklat. Ang karunungan nagmumula sa Biblia. Sabagat ang Biblia, kaisipan ng Diyos. Unang step sa pagtataglay ng karunungan mula sa Diyos, one, you should learn to appreciate the Word of God. Pasalamatan niyo ang Diyos. Nung sinabi ni Solomon na receive His words, He is using the word hospitality. Ibig sabihin, pag ikaw eh, dinalo ng tao, papaupoy mo sila, aalokoy mo ng kape, o inumin, napapakita ka ng hospitalidad, magandang pagtanggap. Ang Biblia, salita ng Diyos, you would appreciate God's word by saying, Lord, please, teach me, tell me, and help me learn. Para mo siya iniistima. Papapasok mo siya sa pagkatao. So, hindi lang appreciate the word of God. Second, apply. Amen? Yung nadinig mo, i-apply. Sinabi ng Bible, Proverbs 11:13, siya nag-aakay ng kaluluwa, ay may ipagtas. Pag nag-aakay ka ng kaluluwa, may katalinuhan ka, may karunungan ka. Ang tanong, nag-aakay ka ba ng kaluluwa? Hindi pa. So, asa na karunungan doon? Sinabi ng Panginoon, magbigay ka mula sa pusong mapagmahal. Of a happy heart. Hindi ka mabibigay na nabibigay lang ka. So, let's learn to apply. Proverbs 2:1. Tataglayin mo ang aking mga utos. Not only must we let the word get in, we must let the word get down into our hearts. Hindi siya papasok sa atin, kundi hayaan natin siyang talagang tumining. Ma-apply, kumalat. Para kami ng gamot, hayaan yung kumalat sa katawan. Pangatlo, we must assimilate. We must assimilate. Ibig sabihin, unawain nyo. Papasokin nyo sa inyong buhay, sa inyong pagkatao, at yung natutunan nyo, unawain ninyo. Proverbs 2 verse 2, incline the ear unto wisdom. Ibig sabihin, sharpen the hearing. Habang ka nakikinig sa talang Diyos, binabasa, nag-aaral, unawain ninyo. At yun yung sinasabi, ipamuhay natin. Hindi yung pasok dito, labas sa kabila. Kaya hindi nagbabago. Ang dami mo na alam, hindi na mabilang ng mga tao, they call themselves Christian, pero alam nyo, ang tao na nakikinig sa salita ng Diyos, hindi nagbabago. Ang tao nagbabago, nakikinig sa salita ng Diyos, pinapalitan sa puso, inapalit sa buhay, at ipinamumuhay ang mga natutunan sa salita. Pang-apat, activate. Activate the word. Sabi na sa verse 2,
applied and hard to understanding. So wisdom must be activated. Ma-activate, pakilusin natin. Then and only then, magkakaroon kayo ng karunungan. Again, ano sabi ng Diyos? Ano natinig ninyo? Sundin ninyo. Ano sabi ng Proverbs 1:10? Paigay na ayang magkasala, huwag mong payagan. Amen? Alin pa, pag hindi ka nag-church, nagkakasala ka? Hey, church, listen. Hebrews 10:25. Ano sabi ng Bible? Pag Christian ka, hindi ka nag-church, wala kang pakialam sa Panginoon. Basta linggo, nandito ka lang. Pakalat-kalat ka lang. At ang masakit nun, pati ang araw ng Diyos, ginagamit din sa ibang bagay. Tandaan niya lahat ng araw sa Diyos. Isang araw lang pa, hindi niya para sa Kanya. Pero yung isang araw niya, hindi pa niya binigay sa Kanya. Ano sa lang bayo? Huwag natin pabayaan ang kakatipon. Ganyan, ugali ng iba. Kundi sabi, mag-aralan sa isa't isa. Bakit? Alam niyo na malapit na siya dumating. Ang Kristiyanong tunay, pinapahalagan ang araw ng Diyos. Amen? Amen. Hindi ka pumunta dahil lang ang dahilan. Kundi you will make sure Sunday nasa church ka kasi kailangan mo Diyos. Wala na ibang dahilan. Lahat ng bagay gabihin mo, makapunta ka sa pangangaral, hindi lang sa ating church. Ando kasi ibang lugar, hindi ka makapunta rito. You will make sure nasa church ka ng Sunday. And we must pursue the Word of God. We must pray over it, study the Word. At ay ating magtumiling sa atin. Pang-apat limang bagay. The pathway to 3KK is the prayer of the saint. Hindi lang kayo, kailangan mong panalangin ng kapwa Kristiyano. Hindi lang ako na nanalangin para sa inyo, manalangin kayo para sa amin. Amen? Magpanalangin lang tayo. Proverbs 2. Proverbs 2 verse 3. If thou priest after knowledge, lift up thy voice for understanding. If thou seekest her knowledge as silver, searches for her as for his treasure, then shalt thou understand the fear of the Lord and find knowledge of God. Ito yung sinasabi ng Bible. Makinig kayo. We should pray with intensity. Masindi ang panalangin. Lord, I pray. Pagpalaibot ng pamilya nito, maging matapat sa gawain. Pagpalaibot ng pamilya nito, magpatuloy sa paglilingkod. Pagpalaibot ng pamilya nito, makapag-akay ng kaluluwa. So pray ng masindi. At sabi nito ng Proverbs 2:3-5, you would cry after knowledge. You would lift your voice. Ito sabi niyan, na parang nakaalam na meron nakatagong kayamanan doon. Pag meron nalalaman kayamanan nakatago doon, you will put your mind, body, and spirit. Gagawa ka ng paraan para makuha yung kayamanan. That's how you seek for knowledge and wisdom. Sabi ng James 5:16, effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So mag-pray tayo sa isa't isa. Pray with persistency. Si Solomon, ikaw ng parang niya, yung pag-arap ng karunungan, kung sabi ko rin na parang nagharap ng kayamanan. At kung meron kang dahilan para makuha yung kayamanan sa iyong bahay, halimbawa lang, alam mo may kayamanan doon, lahat ng parang gagawin mo, hindi ka susuko, hanggat hindi mo nakukuha yung kayamanan. Amen? Kasi nga, gusto mo makuha yung kayamanan. Gusto niyo karunungan? Gusto niyo magkaroon ng karunungan mula sa Diyos? Hanapin niyo siya na parang nagharap ng kayamanan. And you will find it. James 1:5, sabi ng Bible, if you lack wisdom, let him ask of God. Nagkukulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos. So God is willing to give you wisdom. So we are to pray with persistency. Second, we are to pray with expectancy. Okay, Proverbs 2:5-6, iyong maunawa ang pagkatamot sa Panginoon. Masusupungan mo ang kalaman ng Diyos. Ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Ito po ang galing sa bibig ng Diyos. Humingi kayo sa Diyos. Pangako niya, ang mananampalataya, we pray, should pray with intensity, persistency, and expectancy. Umasa ka, nabibigyan ka ng Diyos, and He will give you. So humingi kayo sa Diyos, ng karunungan, umasa kayo, and God will give you. Ang Panginoong Diyos will give wisdom to those who expect God to provide wisdom. And then of course, sa ating pagtatapos, tandaan niyo ang Diyos po ay handa. He is prepared
na ibuo sa karunungan sa inyo. Yung karunungan meron tayo, knowledge, karunungan, taglay natin, itabi natin yun. Let's apply God's wisdom. And then let me close with this. Checkin natin yung ating spiritual health. Yung ating kalusugan sa Panginoon. Gano'n kayo kalakas sa Diyos. Gano'n kayo kasigasig ang paglilingkod sa Panginoon. Yung bang pagnalipot kayo ng lugar, hindi yung God bless the church. Why? Seryoso ang rin sa trabaho. Hindi po kami naglalaro. At kaya natin gusto maligtasin yung mga mahal sa buhay. Dahil si Satan na seryoso, kunin sila para dalhin sa impyerno. Huwag niyo payagan. Huwag niyo payagan. Akala natin sila dalhin sa Panginoong Diyos hanggat may panahon. At mga Kristiyano, hanggat may pag-iisip pa tayo matino, mabuhay na tayo para sa Diyos. Amen? Lalaki at babae, magpakalalaki na tayo, magpakababae na tayo para sa Panginoon. Mabuhay na tayo para sa Diyos. Bakit ho? Dahil lugi ka pag di ka nabuhay para sa Diyos. Ikaw ang talo. Marami ka sa dumating. So, pag Sunday, I just hope na pag Sunday na ito sa church, ayaw na daraman niyo ang presensya ng Diyos. Ayaw na tututukoy na sagla ng Diyos. Ayaw na daraman niyo kung sino at ano ang dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Amen? Alam niyo, salamat sa Panginoon sapagkat kahit papano, you make it a point, kahit malayo bahay, kahit napakaraming hassle, you make it a point na nasa church. And that makes me happy. And that makes us happy. And that glorifies God. Amen? Yes. Hindi lamang po mga kapatid na tayo mga Kristiyano, ay dapat nakakaluhan natin sa Diyos. Meron tayong genuine devotion that meron God's Word. Of course, dapat meron tayong Biblia. Ang early church, they make emphasis on biblical teaching para lumago tayo. Kailan nasasabi, nagbago niyong buhay, nagbago niyong pag-iisip, nagbago niyong pananaw, dahil kayo natutong sakta ng Diyos, tumitibay kayo kahit may sinuranin, nagpapakatatag kayo kahit may mga pagsubok. And God is raising our ability na malaman ang maling aral at sa tamang aral. God is giving wisdom with the Bible instruction. At sana matutunan natin, maiwasan yung kahambugan, maiwasan natin ang pagsamba sa Diyosyosan, maiwasan natin ang pagsamba sa sarili, maiwasan natin ang pagpuri sa sarili, maiwasan yung pagpapataas sa sarili, kundi ang may taas, wala na iba, kundi si Kristo, ang Diyos ng katawang tao. Generous, Acts 2:45, ang church natin, ayaw, would come a time, na you will be able, ang pastor, sagot ko na itong aircon dito sa lugar na yan. I look forward, kundi na ang pastor dito, isa sa inyo, baka hapon natin. O pastor, sagot ko na yung isang aircon dito sa lugar na yan. O sagot ko na yung elevator dyan, para sa mga matatanda, ang hirap mong nagpanaod. I look forward, na mayroong generosity mangyayari sa atin, dahil dito pa lang sa ating panahon, natututunan natin yung pagiging mapagbiyaya. I know, this church is a generous church. Generous po ang church na ito. You give. Hindi kayang tawaran. Ano sabi sa 245? Pinagpili nila ka ng mga pag-ari, kayamanan, ipinimahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Nangangailangan ng iba't iba, nagbahagi sila, nagbalasakin. A person experiences true fellowship. Kapag ka nag-share ka, kaya ka naman, tumanggap, you are sharing to others yung karanasan mo. The church uses worship, instruction, fellowship para may patawid ang pagmamahal ng Diyos. Walang manipulation, walang pilitan, walang arti-artihan, walang ritong, o pagtupot ang kamera, iiyak ka ha, o pagtupot ang kamera, papalakpaka. Walang artihan dito sa church. Wala tunay na tao, rito. Walang magaling kundi si Kristo. Walang itinataas kundi siya. Instead of me mapuri, may taas, we encourage everyone to treat everyone with respect. Amen? Amen. Itrato niyong may paggalang, respetuhin ang bawat isa. Mataas man pinag-aralan o walang pinag-aralan. Pantay-pantay. Walang nagmamayabang. At payagan natin ang Holy Spirit. Payagan natin ang Diyos Espiritu Santo kumino sa ating buhay. Walang matalino sa ating dito kundi siya. And number 5, we should be gracious sa ating ugali. Gracious.
Ang church ay family, hindi ito negosyo. Kaya hindi ka pwedeng tutukan ng pera, ikaw magbibigay ka, ikaw magbibigay ka. Kung saan may pinatangako, we have people here. Sabi pa sir, ako po sagot ng isang side. Ako po sagot ng isang side. And that makes sense. Kaya meron tayong building ngayon. Magandang bagay, mapagbiyaya, relevant ang approach. Pinakikita natin ang sakta ng Diyos, naging tunay. Dahil meron tayong concern. Tandaan niyo mga kapatid, the best church for you is one that meets your need while giving you the opportunity to meet other's needs. Amen? Yun ang church natin. Meeting your needs and you meet other people's needs. The best you know how. And may we stay at that bilang mga mananampalataya. Tayo natin tumayo.